Hi everyone! Welcome back to the Yuhan's Vlogs! So for today's video ay magpapatubo tayo ng mung bean sprout or tauge. So keep on watching! So hi guys! So eto na nga guys, ituturo ko na sa inyo. So eto yung ating munggo. Then kukuha lang tayo ng amount kung ilan yung ipapatubo natin. So depende sa inyo guys kung gaano karami. So, sa akin, konti lang yung papatubuin ko, guys. Ito na yung ating munggo or mung bean. So, hugasan muna natin. So, yan guys. Tapos na natin siyang mahugasan. And then, ngayon, lagyan natin ng tubig para mababad yung ating munggo. So, ito. Nilagyan na natin ng tubig. Then, ibabad lang natin to ng overnight. So, guys, ito na yung itsura ng munggo natin. And, binabad natin to overnight. So, depende sa inyo kung ibababad ninyo 24 hours or overnight. So, ito na yung itsura niya. So, ngayon, gagawin natin, i-transfer na natin sa lagayan. So, ito yung lagayan na gagamitin ko, guys. Ito yung strainer. So, kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng any kind of container as long as butasan nyo yung dito sa ilalim. Then, kuha lang tayo ng paper towel. Kung wala din kayong paper towel, guys, pwede kayong gumamit ng tela. So, gagamit ako ng paper towel, guys. Yan. So, ilalagay ko lang dito sa ibabaw. Yan, ilalagay ko lang na ganyan. Yan. And guys, inalis ko muna yung maraming tubig. Then, ngayon, itatransfer ko muna siya dito. Ganyan. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, guys, is spread lang natin siya. Para makatubo sila ng maayos. Ayan. So, overnight natin siyang nababad ng tubig. Then, first day, natin siya na-transfer dito sa strainer or itong ginamit kong container. So, tingnan natin kung ilang araw natin siya ma-harvest. So, ganito na, na-spread na natin. Then, after that, guys, takpan natin sa ibabaw. Yan. So guys, ganito na yung itsura and ilagay lang natin sa lugar na hindi natatamaan ng araw. Basta madilim na lugar guys. And then, mamaya, so ano ngayon, morning. So mamaya, lunch and evening, didiligan natin siya guys. Kasi mainit ngayon dito sa Taiwan. So kung hindi mainit masyado sa lugar ninyo, pwede nyo lang diligan ng twice. Kung mainit sa lugar ninyo guys, diligan nyo ng thrice a day. So, since mainit ngayon dito sa Taiwan, didiligan natin siya ng thrice a day. So, yan. So, i-update ko kayo mamayang tanghali. And then, diligan din natin siya mamayang tanghali. So, yun lang. Update ko kayo mamaya. So, tanghali na to guys. Ito na yung update ng ating mung bean sprout. Then, ating didiligan. So, diligan natin ng tubig. Okay.
Then spread lang natin ulit. Then itapon lang natin yung tubig sa ilalim ng strainer. So now evening na ngayon guys, and then diligan natin siya. Ayan na yung update ng ating mong bean sprout. O tawag, tinan nyo, may ano na sila guys. Tubo na sila. Tapos diligan natin guys. Diligan na natin sila konti ng konti. Uy! So make sure lang madiligan natin lahat. So nadiligan na natin, i-close na din natin ulit. And then itatapon ko yung tubing na nasa ilalim. So tomorrow ulit. So guys, ito na yung update ng ating mong bean sprout or tauge. So today is day 2 na dito sa container. And then diligan natin. Then, diligan na naman natin mamaya. Ito na yung day 3 ng ating mung bean sprout. So, yan na yung tsura niya sa guys. So, diligan natin. So, day 3 guys ha, dito sa, yung nilipat na natin siya dito guys, basta strainer. So, yan. So, nasa sa inyo guys, kung gusto nyo nang i-harvest ng ganito or gusto nyo pang pahabain. So, kung ganito na guys, pwede na nyo na din itong i-harvest. So, yan. So, siguro sa akin, bukas ko to i-harvest guys. Yan. So, yan na yung itsura niya. So, diligan na naman natin mamaya. So, guys, diligan ulit natin. Update. And then, tomorrow, i-harvest na natin to guys. Tomorrow morning, i-harvest na natin to. Then, lutuin natin. Yeah. So, guys, ito na yung ating mung bean sprout or tauge. Yun. So, ready to harvest na to guys. Kasi kung i-extend pa natin to ng ilang days or one day, magiging ano na to guys, magiging matanda or gulang na to. So, i-harvest na natin to guys today. And iluluto ko na din to today. So, yan! So, hi guys! So, today ay mag-harvest na tayo ng ating mung bean sprout or tauge. Dahil ready na siya. Ito na siya, guys. Yan. So, kung i-extend pa natin to siya, guys, siguro magiging magulang na siya. Basta, mga matanda na siya, guys, ba? So, ayan naman natin ang ganun kasi pumapait to pag nasobrahan din. So, ready to harvest na to, guys. And, kainin na namin ni Yuting. And, nandito din yung asawa ko. So, igisa ko lang to, guys. And then, let's see kung gagawa din ako ng lumpia tauge. So, ito na siya. So, ito yung itsura ng ilalim niya, guys. May mga ugat. And, yun na siya, guys. Dun, 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 dun. Yun siya. Maraming ugat. So, lilinisan natin to guys. Pwede din, hindi nyo na to tanggalin, guys. So, tanggalin natin. Dahil, tissue kasi yung nilagyan ko, guys. So, yun siya. So, harvest ko muna to guys. Linisan ko muna to. And, yan. Ito yung ating ginisang tauge, guys. Guys, ito na din ang aking lumpiang tauge na may sausawan.
suka, sibuyas, tsaka sili. Yan. So, tapos na ako magluto ng aming ginisang tauge and then lumpiang tauge. So, hinati ko lang, guys. So, yung kalahati ginawa kong lumpiang tauge. So, same pa rin yun, lutong tauge. So, yeah! So, kung gusto niyo magpatubo ng mung bean sprout or tauge, yun lang. Ganun lang kadali, guys. So, ma-enjoy ninyo. Sana ma-enjoy ninyo magpatubo ng mung bean sprout or tauge. So, yeah! So, see you to our next video and don't forget to subscribe our channel and click the notification. Bye bye guys! God bless everyone!